hanggang ngayon, hindi malaman kung nasaan na o buhay pa siya. Anong dahilan at sino maaaring nasa likod ng pandurukot? Yan ang ating alamin sa ating KSP, Kabayan Special Patrol. Ginoong Robert Pangyarihan Sr. Pangyarihan? Ay 25 taong gulang at isang genetic engineer at dating hepe ng Survey Division ng Bureau of Plants ng DNR. Sa pilitang kinuha ng mga armadong kalalakihan si Ginoong Pangyarihan Sr. noong ika-23 ng Disyembre 2012 habang nasa loob ng Kingdom Hall ng Jehovah's Witnesses sa Parang Marikina. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagpagasolina pa sina Ginoong Pangyarihan Sr. bandang alas 8:26 ng umaga. Kasunod lamang nila ay dumaan naman ang isang kulay na asul na Tamaraw FX na hininalang ginamit na getaway car ng mga suspect. Ayon kay Albert, anak ng biktima, magkasama sila ng kanyang ama nang biglang may pumasok na mga kalalakihan na naka-uniforming police sa loob ng kanilang simbahan. Simbahan? Ay kasama mga civilian. Kinausap ng tatay ko. Tapos bigla na lang nag-deklara sila ng ano, sinusasan na nila, sinuwerasan na sa ano. Mabilis, mabilis ito mo. Ayon pa sa isang testigo. Ganyan-ganyan yung balik niya at pilit akong pinakabagpay. Pag lumilin mo, may ginagalan niya ako. So pinatalikod talaga kayo sila niya patalikurin kayo. Tapos ang sabi ko sa inyo, bakit kami ginagalan ito, ano ang kasalanan namin sa inyo? Sabi. At sabi niya, wala, papa. Yung dalawa daw ay naka-uniforme ng police. Opo. Yung tumutok sa inyo, naka-sibilyan. Naka-sibilyan, tapos naka-sibilyan kami. Yan siguro. Ibuka namang lapitan ni Albert ng kanyang tatay, subalit hinarang siya ng isa sa mga suspect. Dapa, uputokan kita. Dapa, ito. Hindi naman ako doon pa. Kasi napalagod yung tatay ko eh. At matapos putasan ay pilit nang isinama ng mga suspect si Ginoong Pangyarihan Senior. Tumakbo si Albert sa may gate ng simbahan upang habulin at makita ang plate number ng getaway car, subalit kung may pagkakataon na ako makalabas, may umarang naman sa akin na kamotor. Kung umalis ka siya, tumakbo siya ako sa ako palabas. Tumakbo na ako. Ayun, nakalit. Hindi ko na dun yung ano, yung sakyan. Nasa edad yan! 4 hanggang 4 at 5 yan! Sa mga suspect. Maitim at katamtaman ang pangangatawan. Agad inireport ang insidente sa pulisya ng Marikina. Wala pong suspect. So, dinasal lang muna nila. Sa panunin day, dumiretso na kami sa kami. Doon tayo din natin group. Since tinanong ko doon, wala namang any ransoms, doon pa rin sa CIDG. Pero pagdating naman po sa CIDG, hindi naman po kami in-entertain. Malikuli sa... po sa IDG. Sa IKG. Makalipas ang isang buwan, ano na resulta? Yan po. Last Friday, January 25, nagtawag po ng case conference ang AKG. Diretso nila sa amin na i-endorse na nila sa CIDG. Pinala ng pamilya, may kinalaman ang pagdukot kay Ginoong Pangyarihan Senior sa isang kaso naman ng agawan sa lupa yan. Sa pagitan ng isang Isagani Ranyeses at Ben de Guzman, kung saan sumasayong tigo ang biktima. Masabi niya na ito talaga yung boundary mo. Ito yun sa'yo. Tapos ikaw, itong defendant, ay naka-encroach ka. Nakasasok ka dun sa lupa. Ano itong may lupa? Wala kayong ibang dahilan para ang father mo ay patay? Para patayin? Oo. Wala, sir. Paanong iniugnay ang kaso ng agawan sa lupa sa pagkawala ni Ginoong Robert Pangyarihan Sr.? Sino ba si Isagani Ranyeses at Ben de Guzman at ano ang kanilang papel sa kasong ito? Abangan niyang bukas sa part 2 ng ating KSP, Kabayan Special Patrol.